Yasha! What is up mga Wacky Peeps? Kamusta kayo lahat? Good morning, good morning, good morning! Grabe, namiss ko sabihin yun ha? Well anyway, for today's video, this is actually the part 2 ng pagpapalagay natin ng accessories from GRX Motonetics. So, samahan nyo ako for today, mag-intro video muna tayo. Traffic. Grabe no, Skyway nagta-traffic na rin. Lampasan ko lang tong traffic mga Wacky Peeps. Balikan ko kayo, okay? Yo, I am back mga Wacky Peeps. Grabe, nagta-traffic lang dun sa papasok ng ano, ng Skyway. Ang daming nakapila. So, sobrang dami ng gumagamit ng Skyway, nagtatraffic na rin dito. Tapos minsan pumapalya pa yung ano, yung RFID reader nila. So wala kang choice pag nakamotor ka ba, lalabas mo yung card mo. Pag kotse madali lang eh, pero pag nakamotor ka, bubuklatin mo pa yung bag mo, kukunin mo pa yung card mo, tapos ibabalik mo sa bag. Hassle pag nakamotor eh. Sana lang maayos na nila yung sensor ng RFID nila. Minsan talaga ayaw mo grid eh. Ay, oh, Honda Safety Driving Center oh, shout out. Siyempre, dyan tayo nag-aaral back in 2021. Parang walang klase ngayon ah. Balik tayo sa pupuntahan natin. Meron pa tayong 16 kilometers. Nag-o-open daw sila ng 10 a.m. eh. Sabi ko kay Holmes, yung owner, pupunta ako by opening para maaga rin ako matapos since from Laguna pa tayo. So hindi pa ako sure kung ano pa yung mga ilalagay sa akin ng GRX, no? Sinabi lang sa akin ng GRX na pumunta ako dito sa shop na to. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng mga accessories ko, andito lang yun sa YouTube. Accessories natin para sa ating Speed 400 na si Red. Yan. Ba't sila bumabagal? Grabe no? Build up na rin ang traffic dito sa ano, Skyway. Samantalang yun nga yung binabayaran mo, yung iwas traffic. Pero pagdating dito, traffic na rin. So dami na rin ang gumagamit. Kasi magka
ano lang din naman ang difference eh. For example, galing ka ng Alamba, exit ka ng C5, masa 200 plus lang, tapos konti lang na yung daragdag mo, pwede ka na mag skyway eh. Split tayo dito para may nasiraan. Ah, hindi, ano pala yun, ambulansya pala yung nakikita ko. Daan-daan lang tayo mag-split dito. Ang hirap pag yung mabilis eh. Naku, parang makulimlim dun ah. Sabi naman sa weather forecast, hindi uulan. Speaking of ulan, mga kawakipips, kamusta kayo nung bagyo? Grabe no? Ang daming lumubog nung bagyo eh. Mainly sa may Metro Manila. Kami naman sa Laguna, hindi naman masyado naapektuhan eh. Pabugso-bugso lang yung lakas ng ulan, pati lakas ng hangin. Pero thank God, hindi naman kami binaha. So sa mga naapektuhan din ng baha, especially sa mga part ng Metro Manila, hopefully makarecover po kayo ng mabilis. Split na tayo. Anong oras na ba? 9:27 pa lang pala. Dating natin doon siguro mga 10 based aways. Oh, grabe na rin yung build up ng traffic eh. Hindi ka na pwede natin mabilis dito eh, pag kotse ka. Kaya laking convenient din pag nakamotor ka eh. Pero syempre iba pa rin yung may kotse kasi aircon. Pag motor naman yan, bilad ka sa araw. Pero ang advantage naman nun, medyo mabilis ka kasi makakasingit ka sa traffic. Saan ba tayo? Okay, diretso lang. So we've got 12 kilometers left, 28 minutes to travel. Estimated time in traffic, 7 minutes daw. Grabe na talaga Skyway oh. Isa lang ibig sabihin yan, madami na yung population ng may sasakyan. So kailangan na ng level 2 na Skyway. May Skyway pa sa Skyway no. Pwede kaya yun? Oh, sa Japan pwede yun eh. Yung tatlong level, patong-patong. Kita ko yun eh. Nung napatira ako doon, nung binata pa ako. Ewan ko lang dito, mahirap yan kasi ang mangyayari pag ganun, renovate mo ulit yung buong Skyway eh. Hindi naman renovate, dadagdagan lang pa, which magkukos ng traffic. Madaan po. Hindi pa naman to ano no, yung stage 3 no. Pag stage 3 kasi 60 eh, hindi pwede magmabilis din, baka mahuli tayo. Parang mahaba pa tong anong to ah, traffic na to ah. 1.7 kilometer pa Mandaluyong. Piling ko medyo malayo pa yung exit natin eh. So lampas.
lalampasan ko lang to. Ito pa EDSA na tayo. Lalampasan na natin itong EDSA eh. So balikan ko yung mga Wacky Peeps. So mga Wacky Peeps, malapit na tayo mag-exit. Dito tayo pina-exit sa Carreño Avenue eh, oh. Sundan na lang natin ito si Waze. Dito, ito yung part ng stage 3 eh, na bawal ka dito magmabilis. Ito na naman tayo. Baka hindi na naman tumarit. Yan, tulad nung sasakyan na yun, no? Oh. Teka, may bayad din dito. Nag skyway ka na, tapos may bayad pa dito. Wow, ha? 105. Nagbayad ka na ng skyway, tapos may bayad. Grabe. May gulay. Kakanan tayo. Kaya tayo. Ayan, magastos na talaga lumubos ngayon. Tapos mag-skyway ka pa. Pedro Hill daw. Dito. Okay. Para malapit na tayo ah. Grabe naman yung lubak na yun. Eto, legit na traffic na to pag ganito. Ano ba to? Makati ba to? Mandaluyong. Mandaluyong kasi yung address ng Forma by Point eh. Good morning. Anong elementary school to? Pedro Hill. Ah, Paco, Manila pala to. Okay. Oops. Paco, Manila pala. Paco, Manila. Sorry mga Wacky Peeps, ngayon lang tayo nakarating sa lugar na to eh. Turn left and then turn right daw. Okay. Oh, may simbahan dito. Hindi tayong bumomba. Naku, kumulimlim naman o. Oh. Ano to? Ang hospital. Grabe, ano kayong dala ni kuya? Parang tinapay na. Amoy ko mula dito yun. Kung tinapay na. Shout out sa'yo kuya, sipag mo. Mabigat din o pag ganyan may daladala ko sa likod ng motor mo. Ako, Manila. Oh! Mukhang makulimlim na. Parang ako ulan. Buti, dinala ko yung kapote ko. Ano to? Pasig River ba to? Hindi pa naman tayo dito kakanan, no? Sa kabila pa. Yes. Oh, 200 meters, turn left naman. Manila. Hindi, baka Mandaluyong na to, diba? Asan yung kakaliwa natin? Lapit na. 60. Ayan, doon. Sa pinasokan nun. Nabutan tayo ng stop. Ang hirap pag bago ka doon sa lugar eh, pag hindi ka familiar. Tinuturo niya pwede daw. Thank you. Ano daw? 200 meters turn left. Ah, para pinupulikat ako. Ah, sakit, 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 sakit. Pulikat tayo, pinupulikat. Stretch, stretch. Nasa yung kakaliwaan natin? Ah, yun, yun. So, hanapin natin siya kung nasan siya dito. Yung Forma
have arrived at your destination daw. Ha, ito na. Ito na siya. Ito na sila. Ayan mga kakipips, nakarating na tayo dito sa Forma Bike Point. Yasha. So check natin yung store nila dito sa labas. So ayan siya mga kakipips, Forma Bike Point. So pasok tayo. Good morning. Open na sila? Yes, sir. Hello. Ah, Sir Oms. James. Kamusta, kamusta? Morning. Good morning. Open na kayo? Oh, okay. Ayan, ito pala sila. Thank you, ah. Binyayin mo pa kami. Ah, syempre. Laguna ba? Oo, Kalamba, Laguna. Eh, mga kakipips. Palit lang tayo ng ating mobile camera. I'll be right back. So mga kakapips, nandito naman tayo sa Forma Bike Point. Ayan. So yun ang mga ginagawa nila, nagre-repair sila, big bikes, accessories, tuning, maintenance, upgrades. Yan. So pasok tayo sa loob. So ito yung loob ng shop nila. So naipasok na yung bike natin. Ayun, may arm soil sila dito mga wakipips. Kaso sa arm soil, wala yatang 10W50 yun, no? Puro 10W40. 10W50 yung oil ni Red eh. Pero magandang klase daw itong arm soil eh. Tapos may mga exhaust din sila dito. Check na yung mga bike nga nandito. Nire-repair yata ito ang mga wakibibs eh. Ito Ninja 400. Same lang ito. Ito, ano ito? Anong bike ito? Over 6. R3 pala siya. So meron silang display ng gulong, so I think nagkakapit din sila ng gulong. Ito mga makikips yung mga trophy ni Sir Holmes. Yan o. Kumakarera kasi siya. Okay mga makikips, check natin yung ilalagay na GRX. Ah, okay. Ah, ito yata yung headlight grill. And then ito yata yung spool sa likod, no. Tapos front ang tawag dito. Front axle and then ano to? Ano yata to yung sa bar end, no? Bar end weights. Ayan. So yun ang ilalagay. So shout out kay Kuya. Ano pala mo, Kuya? Nel. Yeah, kay Kuya Nel, yeah. Siya magkakabit niya. Ayun mga kakipips, maglagay din tayo ng sticker dito. Paano siya, sir? Ilulusot lang ba siya doon? Oh, lusot lang, sir. Ah, ilulusot lang siya. So plug and play lang pala. Ayun. Ganda yung design ng GRX, sir. Hirap kasi yun eh. Hindi ito sa... ano?
sa swing arm. Sa swing arm ko pinapadak yan eh, pag naglilinis ako ng kadena, ang hirap. Yung mga kakatips, okay. Kinakabit na yung front axle. Yung labor nila. Nice. Yung device. I think ito, India rin. Engineering plastic lang din to, no? Katulad ng nandito. Ayan ako maganda. Try ako. Nice. Lagyan play lang din pala siya. So mga kakibibs, habang naghihintay tayo, maglagay na tayo ng sticker natin. Baka makalimutan pa natin. So kaya natin pwede ilagay. Dito na lang siguro, no? Ayan. Yes, tapos na tayo dito mga makipip sa Forma Bike Point. So again, thank you kay Sir Ohms. Bro Ohms, thank you very much ha. Thank shout you, out. Yan. Yes. Nice. So, ang ganda ng mga nilagay sa aking accessories dito sa batch 2. Nung GRX. So shout out sa GRX, maraming salamat. And special thank you kay Bro Ohms. Yung kanina siya yung owner ng Forma Bike Point. Yan, shout out sa Forma Bike Point. Pati kay Bronel na nagkabit ng mga accessories natin. So yan, na meron tayong bar and weight, so pampales ng ano yan, ng vibration. So mga makipips, kung kayo ay actually merong Speed 400 or Scrambler 400X na bike at naghahanap kayo ng safety accessories, PM lang kayo sa GRX Motonetics, pwede kayong bumili sa kanila or dito directly sa Forma Bike Point. Authorized dealer sila ng mga GRX products. So labas muna tayo sa SLEX. Balikan ko kayo mga makipips, okay? Woo! Hanap ko yung exit sa SLEX eh, na saan ako napupad? Saan to? Anyway, sinusundan ko lang to si Waze eh. Makati ba to? Ito, Pasig River yata to eh. Ano James, naliligaw ka na? Kaya pa? EDSA na yata ito, itong pagkaanan ko eh. Mukhang EDSA na nga. Okay. Alam niyo ba mga
mga Wacky Pips, nagpaturo ko kay Bro Ohms kung paano po lumabas kanina mula dun sa shop nila papuntang Skyway. Kaso hindi ko naman nasunod, ang sinunod ko yung sa Waze. Pasaway din ako eh, no? Anyway, nakarating naman tayo dito ng safe dito sa SLX. Ayun, meron pa akong balance, 316. Gusto kong ipakita ko sa inyo overall yung lahat nung naigabit sa akin ng GRX eh. So tigil tayo siguro sa may gas station. So mag-teleport na tayo doon in 3, 2, 1. And mga Wacky Pips, dito tayo ngayon sa may Petron southbound sa SLX. So nag-lunch muna ako, nagutom na kasi ako eh. Well, ano, ipakita ko ngayon yung bike ko. So, actually, pa almost kompleto na yung nilagay sa akin ng GRX. So, yun yung kaninang nilagay, itong headlight grille, ayan. Tapos, itong front axle slider, ayan. Kabilaan. Tapos, itong bar and weights, ayan. Kabilaan din yan. And also, yung full slider yan. Kabilaan lang din yan. Yan. So previously, yung kinabit nila sa akin is itong radiator guard. Yan o. And GRX din yan. And also itong crash guard na may slider. Yan. Hindi ito kasama. Yan. So lahat ng yan, bibili nyo sa, or available sa GRX Motonetics. And also sa mga partnered shops nila, like yung Forma Bike Point. Ayan. So tara na, uwi na tayo. Let's go, let's go. Yes. Okay, we are recording. At mukhang medyo maulan sa part na yon. So huwag na nating habaan tong outro na to. Mukhang haabutin tayo ng ulan. Oh my gulay. Dapat pala hindi muna ako umalis. My gulay. Anyway, again, maraming salamat sa GRX Motonetics sa pag-sponsor ng mga accessories natin. Safety accessories to be exact. Ayan. And also salamat sa Forma Bike Point sa pag-install ng mga accessories kanina. So kung naghahanap kayo ng accessories para sa Speed 400 nyo or Scrambler 400, PM nyo lang ang GRX Motonetics or kahit isa sa mga partnered shops nila na authorized seller ng accessories. Kasi partners shops nila, sila na rin mismo mag-i-install pag doon kayo mismo bumili. Anyway, dito ko na rin tatapusin ang aking video. Siyempre, kung nakagustuhan mo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Kaya ba natin dito? Kaya? Kaya na yung ulan? Everyone. Bye! Bomba tayo dito.